kayo. Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa anak ng Diyos sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kanya. Kung makita ninuman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayang espiritual, ipanalangin niya ang kapatid na iyon at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual. At hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo at hindi sila maaaring anhi ng Diablo. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo at nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tapos natin ang pagbasa mula sa unang liham ni San Juan. Nagtatapos ito ng may tatlong mahalagang teaching sa atin. Ang una ay tungkol sa panalangin. Kung tayo'y hihingi ayon sa kalooban ng Diyos, ito ay ibibigay sa atin. Kaya kapag tayo ay may hihingin sa Diyos, usisain muna natin kung ang ating hinihingi ay ayon sa gusto niya. Kaya ang dapat nating unang i-consider ay hindi yung gusto natin, kunit yung gusto niya. Kaya nga sa Ama namin, ang panalangin na itinuro ni Jesus ay sinasabi natin, mangyari ang iyong kalooban dito sa lupa para lang sa langit. Pangalawang aral, may iba't ibang klaseng kasalanan. May kasalanan na nakamamatay at may kasalanan na hindi nakamamatay. Mortal sin ang tawag natin sa kasalanang nakamamatay. Nakamamatay sa ano? Nakamamatay ng buhay ng Diyos na binahagi sa atin noong tayo ay binyagan. Ito ay wagas na pagtalikod sa Diyos, pagtanggi sa Kanya. May kasalanan namang hindi nakamamatay. Venial sin ang tawag natin dito. Para bang masasabi natin na may sugat na nakamamatay tulad ng saksak sa dibdib at may sugat na hindi nakamamatay tulad ng sugat sa paa. Pero kahit na ang sugat ay hindi nakamamatay, sugat pa rin yan. Masakit pa rin yan, kaya iniiwasan din natin ito.
Gayun din, kahit na venial sin, kasalanan pa rin yan at dapat nating iwasan. Pangatlong aral, iniingatan ng Diyos ang kanyang mga anak. Hindi tayo makukuha ng kasamaan kung hindi natin payagan. Nandyan ang proteksyon ng Diyos sa atin. Kahit na malakas ang kasamaan, mas malakas ang kakampi natin, ang Diyos. Kaya huwag tayong matakot. Umiwas lang tayo sa kasamaan at wala itong magagawa sa atin. Paano ba makaiiwas sa kasamaan? Una, iwasan natin ang mga tao, mga okasyon at mga lugar na nagdadala sa atin sa kasamaan. Iwasan ang masamang barkada. Iwasan ang masamang okasyon. Tulad ng malalaswang panuurin. Iwasan natin ang masasamang lugar. Tulad ng tambayan ng masasamang tao. Pero hindi lang sapat na umiwas. Kailangan din gumawa tayo ng mabuti para maging malakas. Kasi kahit na anong iwas natin, dumadating din ang kasamaan sa atin na hindi natin inaasahan. Isang pampalakas ay dasal. Kapag tayo ay madasalin, nagiging malakas ang resistensya natin sa kasalanan. Isa rin ay ang mga sakramento, lalo ng sakramento ng komunyon at kumpisal. At isa pang paraan ay ang palaging maging busy sa mabubuting gawa. Tulad ng mga maging busy sa gawain sa bahay, busy sa pagtulong sa ibang tao, busy sa paggawa sa trabaho. May kasabihan, laziness is the workshop of the devil. Busy ang demonyo kung tatamad-tamad tayo. Pero kung busy tayo, walang chance na masisilo tayo ng demonyo. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.